Nyampe belum? Alhamdulillah. Oh, wow. Goals being delivered by Jordi Marão. He's trying to go for the kill. And Matthias hanging on. Right combination by Marão. Marão sensing that this is right. Kung si Jerwin Angkahas ang pretty boy sa super flyweight na nagmula sa Panabo City, Davao del Norte, ay may isa pa tayong pretty boy sa bantamweight division at ito naman ay nagmula sa Zamboanga del Sur. Parehong kalewete ang dalawang pretty boy na ito mga bay at umaapoy ang suntok na binabato sa kalaban. Subalit itong si Jordi Maraon ay may kakaibang lakas na sa huling laban nga nito sa taong 2009 ay napinsala ang kanyang kaliwang kamay dahil sa lakas ng kanyang suntok. Ang laban nga na ating babalikan mga bay ay ang kanyang unang depensa sa WBO Asia Pacific Bantamweight title. Dito nga ay hinamon ang Pinoy ng isang Tanzanian fighter kung saan ang laban ay ginanap sa Medina Gymnasium sa Osamis City. Sa laban nga na ito mga bay, ang Tanzanian challenger ay si Anthony Matias. Ito ay may kartadang 23 wins with 11 knockouts na may 11 talo at 1 draw. Habang ang pretty boy ng Zamboanga del Sur na si Jordi Maraon ay undefeated sa kartadang 13 wins with 10 knockouts at may 1 draw. Bago ang lahat mga bay ay huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button pati na rin ang notification bell para maging updated ka sa ating mga bagong videos. Relax fighter itong si Jordi Maraon mga bay at sa lakas nga ng kaliwang suntok nito ay maaga itong natikman ng Tanzanian challenger. Panood, kung against Manny Pacquiao, mas grabe pa yung nangyari ron. Oh! Look at that! That fast! Hindi pa tapos si Jordi Maraon. Hindi pa tapos si Dennis Principe. Isang straight ang ibinigay ni Jordi Maraon. Higuera. And going for the kill. Another left by Jordi Maraon. And medyo natulos doon si Jordi Maraon. Now he's going for the kill. Thing to do. Hindi siya nanggigigil. Showing maturity. Another left by Jordi Maraon. That left is really powerful. Oh, talagang malakas na yun. Matias is dazed. Body shot by Maraon. Another left by Jordi. And now Jordi going for the kill. Matias is in deep trouble. Jordi Maraon going to the midsection. Good left. A good right there by Matias. And Matias missing it. Of this running is regional title on the body by Maraon. Boy, pretty much by Matias. And the rail any attempt of Maraon to connect that left, but he again connects with a strong left combination, body shot. Everything being thrown now by Jordi Maraon. Bumagsak na nga itong kalaban mga bay sa unang round pa lang at ito nga ang napakagandang panimula para sa ating kababayan. Dito nga sa round 2 ay sinasabayan ng challenger ang kaliwang suntok ni Maraon. Tingnan natin kung kaya nitong baguhin ang laban. The right moment. Oh. Si Maraon. Binabantayan na ni Matias ngayon yung kaliwa ni Jordi Maraon. Kung bababa pa ito ni Superfly. Oh! Good left, the stoppers. African the tanks. Mabalik pa rin si Matias. Oh! Another left to the head. And Matias goes down again to the canvas for the second time in this fight. Grabe yung left ni Maraon. Oh, maski isang katamaan. One more. Could be the end of it. There again, Jordi Maraon. And we're under 1 minute in the second round. This is a 12 round balik pa rin. Kumakounter pa rin si Matas. And nakita mo yung second knockdown na Dennis. No? Actually sa noon, tumama. Baksa pa rin yung... Alam mo, this was how Manny Pacquiao started. Eh, no? Dito nga sa pangatlong round mga bay ay sumigaw ang corner ni Jordi Maraon nang pwede na. At dito nga ay biglang naging agresibo si Maraon at gusto nang tapusin ang laban. For Matias Sosol. Maraon showing his he's got power also sa kanan. He's now using his right hand. Especially those body shots.
left there by Matias. Footwork. Left there by Jundi Maraon. Oh, mamay jab. Dalawa. Oh, good. Another left. Yes. And I think it's all over. Could be. This could be the end of the fight. Going for the kill. Jundi Maraon. Body shot. Countless blows being delivered by Jundi Maraon. He's trying to go for the kill. And Matias hanging on. Good life. Combination by Maraon. Maraon sensing that this is the right moment for him. His best chance to score another stoppage. This is the same round that Pesons. Thank you, ang ating mga fighters. Missed by Matias. There's another left. Uy, meron tumayo pa rin si Matias. Parang tinulak lang. But that's the third time that Matias has been floored. Kung kakaiba ang lakas ng suntok ng Pinoy, ay mas magtataka ka sa tibay ng kalaban, mga bay. Sa pangatlong knockdown nga nito, ay parang may pinulot lang sa sahig at nakuha pang sumayaw-sayaw habang binibilangan ng referee. Dito nga sa pang-apat na round ay parang hindi dumaan sa knockdown itong kalaban. There's that another wise point the ball. Matias with the left straight, Zainan. Again. You see, I can imagine how the tenor. Those are not ordinary lefts that he's getting by gloves made in Cebu. And this is the first. And we're doing this. That title is at stake. This 12-round fight, and that's the end of this. Dinadaan na nga lang sa pagpapatawa ng Tanzanian challenger ang laban na ito, mga bay. At wala pa nga itong nakuhang score sa laban. Pansin rin sa round na ito na iniiwasan ng kalaban na matamaan muli ng kaliwang suntok ni Maraon. To the body, now is showing some patience. Ay, Alexanian, combination by Jensen. Oh, good left. Mouthpiece ni Matias. Oh, di pa rin pwede makumpiyansa yung Maraon dito. Balik eh, no? Tumatama pa rin yung kanan ni Matias before that. Maraon still in. So the patience of Maraon being tested here. Well, a better round for Matias, but still, this round will go most likely to Jundi Maraon. Round 6 na tayo, mga bay, scheduled for 12 at patuloy lang ang pagtibag ni Jundi Maraon sa Tanzanian fighter. They are exchanging punches with Jundi. Jundi Maraon, a good left again. Despite those 3 knockdowns he scored each in the first, second and third rounds. The rest of the rounds is another knockdown. Pero tayo agad. But this time, I think he's hurt. I think he's hurt. Hey, do up. But Jundi Maraon, specialty of the house. Four lefts is all over. Sa pagkakataon ngang ito, mga bay, ay itinigil na ng referee ang laban dahil nakita nitong nanginginig na ang paa ng Tanzanian. At kung bumagsak ulit sa panglimang pagkakataon, ay baka mapahamak pa at malagay sa peligro. Matapos ang laban na ito, mga bay, ay may injury ang kaliwang kamay ni Jundi Maraon. Kumonsulta na sila sa magagaling na doktor sa Amerika, ngunit wala itong nagawa sa kanyang kalagayan. Kaya pansamantalang tumigil sa pagbuboksing si Jundi Maraon para makapagpahinga. Sinunda naman ito sa pagpanaw ng kanyang ama na siyang nagtulak sa kanya sa pagbuboksing, kaya nahirapan ang makabalik si Jundi Maraon. 3 taon makalipas, mga bay, noong 2012 ay kinupkup siya ni Nonito Donaire Sr. at pinapunta sa Amerika para magboxing muli. Daghang salamat, mga bay, at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang inyong reaksyon sa ating video. Paki-comment na lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat.